yan sa mga walang pera dyan. Ngayong 2024, PM me how. Tamang tama, paso pa na. Grupo na tayo, gawa na tayo ng organisasyon ng mga walang pera ngayong 2024. Good morning mga kabrid, panibagong araw, panibagong vlog na naman sa ating munting backyard. So ito, checking tayo sa umaga ng mating mga pasisi ulit. Ayan, medyo mga manghina pa, tulog-tulog pa at mahaga pa masyado. So bali, pero tapos na tayo magpakain. Bali nung na-check natin, mapakain natin sila. Kinuha natin yung cellphone natin tapos ikot na para mag-video kasi kailangan natin mag-update sa mga manok. Kasi kailangan na din natin ito at para updated tayo sa ating vlog at sa ating mga manok, nakikita din natin kung ano mga itsura nila o ano tama ba tayo sa napapansin natin. So bali baba tayo yung mga pasisiyo natin dyan. Ayan sila, sinisilip ko kasi yung apat sa ating sisiyo na nagbugbugan, pagbalik ko ng sundo ako, ay wala na talaga. Talagang wala na, hindi na naagapan. Inadala na Premoxil. Pinainom ko na ng gamot. Wala talaga na. So nabawasan tayo ng apat ngayon. Hindi magandang ano to. So ito, check tayo sa ating mga sisiw. Ayan, malalaki na. Mabibilis lumaki ang ating mga sisiw. Iba yung pag nakakamalawag-lawak ang kanilang hulungan, nakagala-gala sila. Ayan ang ano, gala-gala. So, ayan, kinichick natin yung mga pasisiyo natin. Magaganda tong mga babae natin. Medyo maayos yung, ano nila, station ba? Matutangkad, mahabang bias. Magandang gamitin ito sa pagbapabudyak. So, balit. Balak-bala ko dito, patayuin ulit. Uy, may itlog na naman yung ating isa dito. May itlog na naman. Ang bala po sa mga sisiyo natin ay patangkad-tagad. Pagka out nila, pag dumalaga na, isasama rin natin sila sa ano, sa pagpa-out. Ipopost din natin sila ng ipopost. So bali, itong lahat ng pasisiyo natin ay pang-out talaga ito lahat. So bali, titingnan natin yung talagang maganda at pwede sa gamitin na pang ano, pang brood hens ng ano, ng mga kaibigan natin yan. So ayan, sinicheck na rin natin yan. Mas maganda ang checking, monitoring, kasi konting difference siya. Maagapan mo agad. So ito, kahit gabi, sa gabi ko ito madalas ginagawa bago matulog. Yan, lahat ng patukaan, nililinisan natin yan para kinaumagahan. Lalo pag napapansin natin na medyo may mga molds na o kaya may mga dungis yung patukaan natin. Kailangan natin i-maintain ang paglilinis sa mga manok kasi mga ka-breed dyan sa patukaan na yan, dyan yung nagsisimula yung mga sakit ng manok, lalo na sa pangloob nila, sa panunaw nila ba. Kung marumi ang kinakain nila, apektado yan ang panunaw nila hanggang sa hindi mo maagapan. Ayun, may problema na pala yung ating mga manok, mga sisiw. So bali, pagkagabi, pagpatuka ko pa lang nahapon, paglagay ko ng patuka, ano na yan, namomonitor ko na agad ang patukaan natin ay madungis na masyado. So bali, minsan isang araw, dalawang araw, pag bidibisi tatlong araw bago natin balinisan halos. Pero kahit anong oras, minsan pag nakita natin agad na marumi na yan, nasa isip na agad natin yan. Kasi doon tayo yung ano, yung monitoring dapat natin ang huwag natin iwawala. Nasa isip ko na agad, ay marami na yung ganun. Hindi na ako mapakali niyan. So habang may ginagawa ako, magaan ako ng ano, ng oras para doon sa paglilinis. So bali yung mga pasisiyo natin doon sa baba,
nililinisan na natin yan. Subali, wala tayong pwestuhan ng paglatagan ng dibdib doon sa baba. Tapos gabi na pati yan, dito may ilaw. Kaya dito ako nakapuha ng tiyempo sa pag-ano. Subali, kahit gabi po, nagpapakain ako ng ano, ng manok, ng mga sisiw. Chinichik ko yan, yung ano nila, pagkainan nila, kung ano, kung may laman o wala, kasi kailangan kahit gabi, lalo na dito sa may ilaw na to, kahit gabi, nanginginain ang mga yan. Pag nagutom sila, kain, yun lang naman ang buhay, ano nila. So, since na yung mga tira-tira dyan sa pinaglinis natin, meron tayong 45 days, doon natin tinatapon ang ano, kasi sinisimot nila yan. Ang 45 days kasi, hanggat hindi yan busog, kakain at kakain yan. Kahit nga busog na nga po siya, kakain pa rin po sila at kakain. So, bali, ito lang naman, ang minimaintain natin sa manok, unang-una, yung patukaan. Patukaan yung spacing nila, yung hitsura nila. Sa mga tanda at tinahin, hipo pa rin yan, hipo, hipo, hipo. Tapos makikita mo sa pagmumukha ng mga manok, kung mapupula, okay yan, healthy yan. Kung mapupula at medyo, basta makita mo, galaw-galaw pala ng ulo nila pag ano-ano sila, makita mo na kung ano, may nararamdaman o may hindi maganda sa katawan nila o may hindi katamang ginagawa sa pag-aalaga. So, ayan tayo. So, ano talaga yan? Yan ano, medyo mabusisi, may magsasayang talaga ng oras ang pag-aalaga. Pero pag passion mo to, masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo iindahin masyado talaga yung mga pagod dyan sa pagmamanok. So maraming salamat and thank you.